hindi natin kayang talunin ang isang barko. Ito ang naging viral video ni Vice President Leni Robredo na umani ng samot sa aring komento at reaksyon matapos nga di mo niyang aminin sa kanyang sarili na kahit anong gawin ng kanyang grupo ay hindi pananalo laban sa dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Marami sa ating mga kababayan ngayon, maging ang kanyang mga kaalyado ay nagulat sa nasabing viral video at sa biglang pag-amin ni Vice President Leni Robredo para nga di umano sa kanila ay tila nagpakita ng kahinaan si Vice President Leni Robredo sa nasabing video kung saan ay ayon nga sa kanyang naging official statement ay pagdating daw di umano sa makinalya at ilan pang mga political campaigns na voluntaryong ibinibigay ng mga milyong-milyong Pilipino para sa Bongbong Marcos Sara tandem ay ito daw ang isa sa kanilang hinding-hindi matatalo. Mas nagulat pa marami sa ating mga solidong taga-suporta ni Vice President Leni Robredo matapos niya rin sabihin na pagdating sa kanyang political mind, hindi nila matatalo ang partido ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. Dahil nga di umano dito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang tila nagkawari o nagpakiwari na di umano ito ang sinyalis at ilan sa mga pahiwatig ng kampo ni Vice President Leni Robredo na kahit anong gawin ng kanyang partido ay ni isa sa mga katiting na tsansa ay hindi di umano nila matatalo ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Ito ang mainit na balita pinuputakting ngayon ng samot sa aring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ang kanilang ng hiling at komento sa mundo ng social media. Bago pa lang kasi channel na to, huwag kalimutang i-hit ang subscribe and notification bell para maging updated kayo sa lahat pa ng banat videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo ni balitang kumpirmadong nadulas di mo si Vice President Leni Robredo sa kanyang naging public speech kung saan ay kanya nga di mo nang inamin sa kanyang sarili na talagang hindi di mo niya kayang matalo ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Kasi nga ay alam naman daw di mo niya na kanyang sarili na matagal na di mo nang mulat ng marami sa ating mga kababayan at matagal na di mo nang alam kung sino ang kanilang susuporta at ibuboto sa darating na 2022 national election. Matatanda na may ginawang survey na naman ay nilabas patungkol sa mga pagpipilian bilang susunod na pangulo ng ating mahal na bayan at ang naging resulta ay ang dating senador pa rin na si Bongbong Marcos Jr. ay nanguna sa lahat ng mga pagpipilian bilang susunod na magiging pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa man di mo na nasabing survey, may ginawang napakadaming survey na rin online ang inilabas ng iba't ibang private group ng organization kung saan ay ang palaging nanguna pa rin ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. At ayon nga di mo na sa marami sa ating mga kababayan, ay ito na nga daw di mo nung isa sa patunay na talagang walang ibang gusto ang taong bayan na maging susunod na pangulo ng ating mahal na bayan kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. lamang at wala nang iba pa. Ayon nga sa naging viral video ni Vice President Leni Robredo ay kumpirmadong nadulas nga di mo na siya sa nasabing vice presidente at kaya nga di mo nang inamin sa publiko na kailanman ay hindi di mo niya kayang matalo ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Kasi ayon di mo na sa marami sa ating mga kababayan ay matagal daw di mo talaga silang mulat sa katotohanan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili or hindi na basta-basta ang pipiliin ng kandidatong kanilang susuportan at ibuboto sa darating na 2022 national election. Kasi nga ay marami sa ating o marami silang siniset na standard at ayon pa di mo na sa kanila ay ang dapat daw di mo na maging susunod na pangulo ng ating mahal na bayan ay yun daw ay katulad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na matapang matalino at may tunay na totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan at ang politikong kanilang tinutukoy daw di umano ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa pagkabisi presidente ng Republika ng Pilipinas. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ang samot sa aling komento mula sa marami sa ating mga kababayan at maraming nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas sa kanika nilang hinayang at komento sa mundo ng social media. Matapos ang paninira at mga isyong pinapukol kay BBM para matanggal sa 2022 elections, ay ginulantang di umano ng Korte Suprema ang mga opposition na nagpa-disqualify kay dating Senador Bongbong Marcos, matapos inilatag ng Korte na hindi madi-disqualify ang presidential aspirant na si Bongbong Marcos. Ayon di umano sa nilabas na official documents ng mataas na kapulonggan taong early 2000 paraw ay naresolba na ang kaso patungkol sa tax liabilities ng dating senador.
Ito ay malaking ebidensya at magpapatunay na hindi dapat ma-disqualified sa samot-saring kaso na isinampa di umano ni Attorney Teddy T. dating Associate Justice Antonio Carpio at iba pang mga abogado na sumusuporta kay Leni Robredo. Kaya't matapos ang balitang ito ay bigo ang oposisyon na matanggalan ng karapatan si Bongbong Marcos na tumakbo sa pagkapangulo sa 2022 election gayong napakarami na ng mga taong patuloy na sumusuporta at nagpapakita ng pagmamahal sa nangungunang presidential aspirant sa 2022 elections. Ayon mismo sa report ng Manila Times, BBM paid taxes, documents show. Presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. settled his tax dues in compliance with a 1,975 court ruling, documents issued by the Supreme Court and the Bureau of Internal Revenue, BIR, said. The documents, copies of which were obtained by the Manila Times, bolster the argument that there is no legal impediment to the presidential candidacy of Marcos. The standard-bearer of the Partido Federal ng Pilipinas is facing several petitions before the Commission on Elections seeking to cancel his certificate of candidacy. One of the petitions contend that he is not qualified to run for president because he was convicted by a Quezon City court for tax evasion after he did not file income tax returns from 1982 to 1985. Marcos wanted to appeal the conviction and had asked the Supreme Court for an extension to file a petition for certiorari. He eventually withdrew the petition and opted to settle his tax liabilities, which ran up to P67,137.27. An official receipt issued by the Land Bank of the Philippines with receipt number 10,622,824, dated December 27, 2001, showed that Marcos paid the sum in full. Copies of BIR payment forms numbered 0605 and 1,904 na confirmed that payment was made. In a separate document, then Supreme Court Deputy Clerk of Court and Chief of the Judicial Records Office Teresita de Maisip sent a copy of the entry of judgment to the Camp of Marcos, Court of Appeals, and the Solicitor General in connection with the former senator's case in December 2001. This is to certify that on August 8, 2001, a resolution rendered in the above entitled case was filed in this office, the entry of judgment read. De Maisip sent the copies on November 5, 2001. She also certified that the resolution has become final and executory on August 31, 2001, and is hereby recorded in the Book of Entries of Judgments. On Sunday, Marcos said this will be the key to the country's progress after the pandemic. He cited his recent trip to Cebu with Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, where they were greeted by thousands of supporters. He said that it gave him hope that the unity being shown by the people will usher the country to a brighter future. Marcos said his latest visit to Cebu gave him the opportunity to meet the members and officials of the League of Municipalities during their regional planning conference in Region 7, who voiced their support for his tandem with Duterte Carpio. He said that the historic joining of forces of the BBM Saray Uni team supporters signaled the country's triumph over the challenges brought about by the pandemic. Only together as a unified nation shall Filipinos be victorious during and after the pandemic, Marcos said in a statement on Sunday. Matapos ang balitang ito kung saan mismo ang Korte Suprema na di umano ang nagkumpirma na matagal ng case close ang kasong isinampa ni Teddy Tay para IPE disqualified si Bongbong Marcos sa 2022 elections. Nagpapatunay lamang di umano ang mga dokumento at mga resibo na hawak ng Korte na bigo ang mga opposition na ilaglag sa 2022 elections ang katandem ni Davao City Mayor Sara Duterte na si presidential aspirant Bongbong Marcos.